The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Hello everyone, ito po ang inyong lingkod, Tita Sure Manuel, and of course, I'm so proud to tell you that right now, nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating mga ginagampanan na mga media and productions, and of course, nasa filmmaking din tayo. And speaking of productions, nais ko kayong inyayahan dito sa aming Supreme Productions. Dahil po dito sa Supreme Productions, marami po tayo ditong mga ginagampanan. Kasama po dito ang pagde-develop ng talent. So, dito lang po yan matatagpuan sa Brick Road. Huwag niyong kakalimutan, Supreme Productions, for all your dreams to come true. Why don't you join and see Supreme Productions for yourself? Again, the place is at Santa Lucia Mall here in Cainta. Thank you! Music. Pinapalakpakan ako. Yun ang gusto ko kay Angelo. Mga kaibigan, ngayon po ay buwan ng wika, August. Guilty naman ako, parang yung pinanood ko yung programa ko kahapon, no? Masyado naman ako nag-trying hard to, well, of course, understood yun. Kasi nga, I wanted yung naghihintay na supposed to be ka-interviewan ko, an American, the name of the guy is David Evans. Andun siya sa Malaysia. So parang I thought it was best for me to speak in English para naiintindihan niya. Kasi mag-guest nga siya sa program. So alam niya na attune pa rin yung programa kung pumasok man siya. At saka meron pa pong ibang ganun. Pero naisip nga, total ilang araw naman ang August. So tapusin na natin ang August na buwan ng wika. And by the way, speaking of that, oy, English yun. Dahil po dyan, sa Friday po, ina-announce ko lang, yung instead na mapapanood nyo ako dito sa Friday, ayaw ko kakausapin ko itong aming head ng aming technical group na si Angelo Gonzalez. Kasi po ay, ang inyong lingkod ay may programa sa Robinson's Novaliches. So, andun po at makakasama ko ang mga miyembro at opisyales ng asosasyon, naku, sobra na to, hindi na, Association of Women, Elderly, and Senior Citizens, okay, or the AWESCO. So, in line with that, I'd like to greet Mayora Jesusa Rais, ang aming Pangulo. Now, Madam, kahit na sinasabi na ikaw ay nandiyan na sa Davao for good, syempre naman, hindi for bad, even if that's my joke, ang totoo, for good. Hindi ho ako naniniwalang hindi na kayo magiging pangulo pa rin namin. You still are our president of the Association of Women, Elderly, and Senior Citizens, or AWESCOP, na nagkataon lang ay base sa Davao. Because you know, our organization after all is not just nationwide. It can even be international. So, dahil global nga po yung ating programa, we will reach out to the other elderly women, no? So, yun po ang gusto kong sabihin lang na, Mayora, stay healthy wherever you are. If you are in Davao, kausap ko po si Teresita Magnaye. Si Madam Teresita Acusar Magnaye, ang kapatid po ni Joe Acusar, na ngayon ay may mabigat na bibigay na role si BBM dito sa kanyang kapatid, no? Kasi ito yung, if you remember, San Jose Builders, di ba? Imagine, no, naging controversial nga yung San Jose Builders. Pero in reality po, sila ho yung proud owners nung ano, nandun ho sa Bataan, yung parang beach resort ata doon, Acusar something. Eh, hindi pa ako nakakapunta doon, kaya hindi ko pa masyado madidescribe sa inyo. But anyway, yun ho, and of course, meron ho tayong iba pang mga naka-line up na magiging guest natin dito. Isa po dito si Miss Kate Brios ng MTRCB.
Now, lalo na, marami tayong kaibigan. Sila Baby Go, producer po yan. Si Angie Montalmo. Hindi. Angie, sorry. Medyo na ano ko dun. Kasi si Angie po ay producer. Yung humpili ko lang ginawa niya nitong Kailan Lang ay yung It Has Something to Do with the Yamashita Gold. So, Montero ho ang family name niya. Angie Montero, who by the way, naka-feature ho yan sa magazine namin, ha? Nasa center spread po yung ano niya, production company. And dun po sa ano niyon, nandun din naman sa center spread yung pelikula ni Attorney JMV or Joe Malvar Villegas, na kung saan yun nga ho ang ating kaibigan, soon to be a broadcaster here, na makikita nyo ring nagpo-programa na walang iba po kung natatandaan nyo, si Miss Brooke Shield Imperial. So si Miss Brooke Shield Imperial naman po ay naatasan ng the late JMV para siya po ang mag-handle ng international market nung pelikula. Now, nakita kami nung Saturday ni Cynthia Soberano na sinasabi nga niya, kausap daw niya si Irvin Nixon at sabi daw ay naghahanap kung sino ang magta-translate. Eh pero ngayon, nung nakuha na nila yung script, sinasabi daw ay di bali na, may kaibigan na lang siya mag-translate. O, yan ang nga sinasabi ko sa inyo. Di ba? I mean, what will prevent them now from using your script and doing it their own way, because you just also gave them the script? Well, anyway, ayoko nang makialam dyan. Because what I really know is that itong si Brooke Shield ang inatasan ni Attorney JMV nung panahon na siya ay nabubuhay pa. We even had a contract signing. We even had a pictorial during that time. So, anyway, ganun talaga minsan. May mga tao na hindi rin naman binavalue kung ano man yung napagkasunduan. But, you know, if you know, the rule of law says that there's what you call the obligations and contracts. Meaning, obligations and contracts, pag meron ho kayong mga pinirmahan na ito ay obligasyon, ito po ay obligasyon nga. If you sign into a contract, ngayon, iba naman po na syempre, ito, itatalakay ko lang just for the sake of you understanding what I meant by an obligation. If you know it's a contract, you'll only know it's a contract if it's something that in exchange, there's something also, no? Na meron pong meeting of the minds, kaya ho siya contract na tinatawag. Yun ho yung sinasabi ko na magpipirmahan kayo sa kontrata. Now, yun namang sinasabi nila na mga solicitation letter o mga business proposals. Ako po, personally, I don't call whatever I do, I don't call it a solicitation letter because I don't solicit. Ang sa akin po, I do business according to the needs of the client. For example po, I'll just tell you, I'll give you an example. A long ago, ako po ay may programa sa San Pablo, Laguna. Yung programa ko sa San Pablo, Laguna, ginawa ko yun para sa isang eskwelahan. Yung eskwelahan na yun ay gusto nila na yung mga estudyante nila ay may matutuhan at masayang paraan ng pagtututo. So, what we did is we created a program which will make the children watch that program and get values out of that program. Nung nakasalang na po yung programa, ay meron hong isang gentleman from Abbott Laboratories na nag-school to school noon, no? Nagpo-promote din siya ng product sa mga eskwelahan. At nakita niya yung poster ng Baby Bubot Productions. Well, that's the name of my company, Baby Bubot Productions. Nung nakita po niya yon, sinabi po niya na, I would like to join. Sana makasama ako dyan sa programa niyo. So, in other words po, I only responded to what they needed, to what the call of nature, the call of nature talaga, the what they need, the need that they at the time they were facing a need of being introduced to the different schools. So yun po, so I just acted on that. So although syempre sasabihin pa rin, please come up with a proposal letter because I'd like my boss to approve it. So, para maging ma-approve ng boss niya
yung aking ginagawa. So ganun ho yung ginawa namin. I made a letter very clear, explicit, that this is what Baby Bubot Productions can do for your company. What we can do for your company is tailor fit a program just right for you. Okay. So I'm discussing all these things because yun ho yung mga nagkakaintindihan tayo. We're talking, when we talk of marketing, para nagiging malinaw po, marketing is the broader, mas malawak po yan. Because under marketing, you have advertising, you have promotion, and you have sales. Yung sales, ito yung actual palitan na ng pera. When you know there's sales, kaya selling, di ba? Selling. Marketing, if you're just even promoting it, marketing na ho yun. You know, you say, Malvar, tuloy ang laban. You can watch Malvar, tuloy ang laban. That's already your marketing. Hindi mo kailangang humawak ng pera para tawaging marketing na yun, di ba? So, marketing is side by side doing with promotions or business development. Yun. I think ilang beses ko na rin naman pong tinalakay dito yan para malinaw. But gusto ko rin pong mas maging malinaw, kagaya po ngayon. Somebody wishes to talk to me because meron siyang idea. Sabi niya, idea ko sa program ko, pwede bang maglalagay na lang ako ng tarpaulin sa likod ko, tapos doon ko ilalagay yung pangalan ng kumpanya niyo kasi ayoko nang umalis ng bahay. Gusto kong doon na lang ako sa bahay ko magprograma. Of course, that's a welcome thing because like if you would permit us, what we will do, nasa sa inyo ho yan, baka meron kayong sarili niyong cameraman, eh magpakuha na kayo sa camera niyo and give it to us na lang po na tapos na, you know, produced material and we're gonna use it. Pero pwede rin naman po, sabihin nyo, wala akong cameraman, sure, ready. Magdadala na lang po kami ng cameraman, kukunan kayo. Or, kami po dito sa Elizalde, meron po kami tinatawag na Zoom. So, yun nga. So, again, David, if you're watching right now, I'm really so sorry. This time, it's your account that I cannot locate. See, I've been trying to locate your account because I wanted to send you what I have to send, which is the link. But anyway, there's really a time for us. I just don't know when. And speaking of time, kanina po, instead, ang nakausap ko is my beautiful niece who's out there in the United States, Miss Josephine Guest. Pinky. Pinky for short. Josephine, and she's nicknamed Pinky. So si Pinky po, yan, nag-usap po kami kanina because medyo ang concern niya na gusto daw ho niya makita yung sister ko kahit na po sa through Zoom or Facebook face to face. I don't know what you call that, FaceTime, whatever you call that. And I really told her, Pinky, I just don't know those things. But if you know, if I'm here in the studio and you wanna go Zoom with me, pwede, kasi magpapatulong ako dito. We have a technical staff who can help you, who can help me rather, you know, do this through Zoom. So if you're watching now, Pinky, Josephine, if you're watching now, and also my greetings to your mom, belated happy birthday, Mrs. Jasmin Wolf, tama ba? Is that the family name of your mom? Jasmine Wolf. Correct me if I'm wrong, but she's supposed to be my sister-in-law, but yung family name nung husband niya, hindi ko nga sure, baka wolf ako ng wolf dito, baka tiger pala. But anyway, I do hope I am correct there. I just mean wolf. And I'd like to greet also Miss Irene Rose Peña, no, soon to be sobre, soon to be mailed. Ayan, secret namin yan. Okay, eto naman on the other hand, why do I need to go to Congress? Why do I need to talk to, you know, certain lawmakers? Oh, eto, para hindi tayo nagkakalituhan, ha? Kasi po, dito sa aming programa, we are envisioning a program called Usapang Gobyerno. Sa Usapang Gobyerno, meron nung magiging host dito, and the name is Christian Gravador, and may mga tao po na galing sa government na magpo-programa or i-invite dito to hold programs. So naisip ko with that,
meron din tayong pwedeng program, which is Congress on the Air. Congress on the Air, kasi po ang Kongreso ay Mondays through Thursdays. Thursdays lang po. Friday, libre na po ang mga congressman. So, tamang-tama naman that may mga programa kami na mga senior citizen na pagdating ng Friday, tinatapat po yung program. So, meaning to say, if you are Congressman Pumaren, say, you are Congressman Pumaren of District 3, Quezon City, then I can invite you and tell you, Kong, pwede ho kayo kasi sa programa namin, which is on a Friday, be there personally po. Kasi syempre, para rin kayong artista, matutuwa ho ang mga senior citizen if they see you there. Di ba po? So, for example, you are a party list congressman and you are able to go there. No? Pero wag ho kayong mag-iisip ng kung ano pa man. Kasi kung iisipin nyo na, ay, naku, ano kaya yung racket na yan sa mga... Hindi ho. We'd like to just believe that we want to be of service by bringing the legislation, the people who does legislation, the lawmakers, bring them here and be able to discuss with you para nalaman po nila ano ho ba yung mga tamang gawin nilang batas, di ba? So let it be a voice in Congress, kagaya ng, kumbaga sa senior citizen, tinig ng senior citizen. So parang ganun lang po yon. And why we use the word tinig, because ito nga po, although this is digital television, it's also like, parang yung panahon namin noon, mga radio program. Pero ang kaibahan po ngayon, this is digital TV. And kung ano mang magiging development in the future, magkaroon ho kami ng prangkisa, magkaroon ho kami ng ano ng NTC, or meron po kami marami, lalo na ngayon with the coming in of Miss Brookshield Imperial, marami ho siguro kami mapag-uusapan na how to, you know, sabi nga, ang offer ko talaga, business development, yan ang linya mo. How to really develop more business with our company. So, yun po. And ako, very, very simple lang naman ang role ko. I am the admin officer wherein I have to, as an admin officer, I have to check on, eto yung ating may tao tayo dito sa technical. We have an IT person. We have somebody in sales. Sabagay, matindi siya, ha? Kasi hindi siya somebody lang. He's the vice president. Sabi ko, inamin ko naman kay tita, sabi ko, tita, sayang, if I was younger, I would also go for that kind of a title, vice president for marketing or vice president for media. O, ganun. Swerte ko nga pala. Thank you, Willie Kechonko. Ang role ko daw kay Willie Kechonko, eh, totoo rin naman, nakita ko rin naman po, dahil meron ho akong mag, meron din po akong appointment paper, meron ho akong t-shirt, meron ho akong tarpaulin. I was really appointed as VP for Media Affairs. So, thank you so much for that. And speaking of Media Affairs, Miss Erlinda or Miss Linda Aspiras. Linda Aspiras, I know we were trying to chat earlier or trying to, you know, text each other earlier, but napuputol nga ako, and the reason napuputol ako is because ganun ka unreliable ang network ko. This is an old cell phone that I have. Ito, most of my old cell phone, yan ho, hindi nasisira, kaya lang itinatabi ko muna. Pag napupuno na, ayoko kasing nagbubura, ayoko nagdi-delete, ayoko nagre-reformat. Yung lumang cell phone, pag alam kong puno na, pero worthy yung mga naiwan, edi bumili ulit ng bagong cellphone. After all, hindi naman humamahalin ng mga cellphone ko. So, that's what I do. So, now I know that from this year to this year, ito yung ginamit kong cellphone. So, pag meron akong taong hinanap na, teka muna, circa ganito ko siya kausap ng mga panahon na yon, I can always look back. I can always look for it. You know, do a research on my own. So, yun ho, maaring mali yung aking ginagawang practice. Is it expensive? Is it cheap? I don't know. But the bottom line is, that's how I am. Sabi ko naman sa inyo, di ba? I'm a sentimental person. Bigyan nyo nga ako ng chocolate, eh. Pagkatapos yung balot ng chocolate, iipitin ko sa libro ko, itatago ko muna, di ba? O kunyari, binilhan ako ng juice ni Brookshield, nasa bote. Ay nako, pag nawala yung bote ng juice na yan, malungkot ako, di ba? Ganun daw yung mga taong nai-inlove, eh. Yung, kunyari, nung high school ako, pag merong may nagpadala sa akin, no?
ay pulburon nga lang yata. Yun, ano yung balat ng pulburon? Diba? Yung nakain mo na yung pulburon, pero dahil trip mo pala yung nagbigay sa'yo ng pulburon, pucha, tatago mo yung balat ng pulburon, ipa-flat mo, ididikit mo sa libro mo. Anyway, mga kakornihan ho yan. I'm just looking back. And alam ko, may isa akong narinig na taon na ganito yung dialogue. Ang sarap ng may boyfriend, ano? Ewan ko lang po. Kasi ako ho kasi nung may asawa ako, hindi ho ako nasasarapan na may boyfriend ako eh. Mahirap ho yung may asawa ako. Tapos, ang sarap ng may boyfriend, di ba? Nakaka-nervous nga eh, di ba? So, you know, mga dinadaan ko na lang po sa tawa yung mga ganyang bagay. Nakakatawa ho naman talaga, di ba? Lalo na kung senior citizen ka. Sabi nga ni Pinky, kung maiuulit ko lang, nalulungkot siya na ang nakita niyang picture daw or the image that she has about my sister who's now very sickly. She's, you know, she's a little lonely because she believes that her age, dun daw sa kanila sa US, merong 90-year-old lady na sumasayaw-sayaw pa. Eh sabi ko nga sa kanya, join me where I am because right here, itong Friday, I challenge you. If you will have the time and go to Robinson's Novaliches, doon ho kayo makakakita ng mga senior citizen na nagtatumbling pa. Allowed ho doon kasi Robinson yun. Sa amin po, nung nasa SM kami, naku po, eh sisitahin ho kayo ng mall manager ng SM kasi they don't want that. Kasi po naman, when you're in the age na hindi na napakaano ng buto nyo. Kumbaga, brittle na ho yung mga buto natin. Huwag na ho tayong mag-attempt na makitumbling-tumbling din tayo. Kung magbo-ballroom dancing man kayo, mag-ballroom dancing kayo na hindi nyo na ahanga rin pa na, you know, ihagis-hagis kayo ng DI nyo. Dapat po, kung kayo ay nasa edad na medyo brittle na ang mga buto, eh mag-ingat na po. You know, hindi ako mag-endorse ng gatas. Kasi if ever endorse ko yung gatas na yan, eh baka kalaban niya nung dati kong gatas na ini-endorse, di ba? Ang sasabihin ko na lang, maganda ho na umiinom tayo ng a lot of protein building or protein giving drinks or food, I don't know. Research on your own, kaya ho tayo may tinatawag na internet, kaya ho tayo may mga Google. You can do your own research about your health. In fact, meron tayo yung tumakbong vice president natin, di ba? Mr. Willie, uy, doctor. Eh, ibig sabihin, Ong ba? Family name nun. Si doctor po, yung kanya mga ina-advise, sundin niyo po, marami ho kayong matututunan, no? Kasi ako naman po, I do that because, you know, instead of just playing games and squandering your time using your cell phone, what I would suggest you to do is, you know, learn a lot from what you can get out of Google. Try to search through Google, try to search more relevant matters, more important matters, things that, you know, you would learn and keep for the rest of your life. At least meron kang natututunan, meron nga po ako eh, yung kahit nga po dasal na lumalabas, binabasa ko rin at medyo binibigyan ko rin ng pansin because importante, as a matter of fact, that's a very important ingredient in life right now. You know, in times like this, we all know nothing is certain. We all know that everything are just fleeting things, no? Mga lilipas na panahon, mga lumilipas na pagkakataon, eh, wag ho nating sayangin, you know? Ang atin pong age, whether we like it or not, for every breath we take, ay tayo ay binibiyayaan ni Lord ng panahon, pero ang panahon ho na yan ay tuloy-tuloy lang at nadadagdagan ho ang ating edad, nadadagdagan ng ating gulang. So, wag naman yung gulang na magulang. Ang gulang ng taong to, yung hindi kong ganung klaseng gulang, ha? Yung ating edad or ating, ano ba sa Tagalog talaga yun? Ang hirap eh, no? Age. Aging process, you know? Each one undergoes an aging process and that's what we should always remember. And as we age and as we grow, let's learn to age gracefully. Let's learn to grow old gracefully. Wag ho yung mas
nagkakaedad tayo, eh para tayong walang pinagkakatandaan, kailangan po learn to gracefully age because it's important. Sabi nga po ng isang kaibigan kong congresswoman, you have to be graciosa. Gracious. Graciousness is the word. Wag ho. Kaya ako, minsan may challenge akong tao. We've been together. Lalo yung mga taong nakasama ko. We've been together. Nagkasama tayo. Do you really imagine that sa pinagsamahan natin all throughout nagsama tayo, I'm capable of doing something nasty? Nasty as that? No, please. You know? Medyo gamitin naman natin ang ating mga senses. Just use your senses and you'll never go wrong. Because you will always see signs. If you open your eyes, you can see the signs. If your ears are listening ears, then you will hear what you have to hear. See? So let's all use our senses, especially our common sense. That's very important. Okay, I won't be taking much of your time right now. I said na ako po ay hindi ho natin pakakahabaan ang ating programa for today. As I've said, I will be, meeting up some people in Congress today. I would like to announce that the reason for that is because as early as now, ngayon po ay August pa lang, pero yung hong mga natural lang po na nasa Kongreso, yung mga nakaupo ngayon, sila ho ay nag, you know, more or less they're already making plans. And that's how it should be. Even if you are not in Congress, even if you're in a career, isn't it but rightful that you first prepare your blueprint, you know your platform, know what you intend to do. And once you've, you know, stated all that, that's when you execute. Diba po? So yun lang, because time right now is 12:40 and it's almost bye-bye time for me. I won't wait till 1 p.m. Tama na po yung ilang minuto nating pagniniig sa araw na ito, araw ng Miyerkules, because after all, hanggang bukas po, Thursday. Oh, by the way, plugging lang, tomorrow po may programa ulit ang inyong paboritong professor, si Professor Salim Gimba. Okay, yung tinatawag nating Islam ang solusyon. So, ang inyong lingkod ngayon, Rex Manuel, dito sa programang Special People, and I believe that everyone in this world is special in their own way. So, having said that, ako po ay magpapaalam na muna para sa araw na to, and bukas ulit para sa ating programang Special People. Bye now! Elizabeth Broadcasting.